bringing hope the world over. Hope Channel. Sa lahat po ng mga kaibigan nating muling tumutunghay ng sharing ito, amin po kayong lubos na pinasasalamatan sa isa na namang sharing pinamagatang Lifestyle of the Rich in Grace. Kung kayo ay nakikinig o nung unang panahon nanonood ng programang Lifestyle of the Rich and Famous, makikita nyo doon yung mga kamangha-manghang mga kayamanan ng tao at kanilang napakagagarang mga bahay at mga estilo ng pamumuhay. Pero ngayon, ang ating tatalakayin yung estilo ng pamumuhay na makapagpapataba ng ating mga puso at makapagpapalawak ng ating impluensya bilang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi sa atin sa 2 Corinto 8, versikulo 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that through His poverty might become rich." Alam mo, kaibigan ko, dapat mong tandaan na gusto ng Diyos na ikaw ay pagyamanin sa lahat ng kaparaanan. Gusto ng Panginoon na ikaw ay lubos na pagyamanin, hindi lang sa iyong material na kalagayan, kundi pati na yung espiritual mong kalagayan. Both yan, gusto ng Diyos na mapa sa iyo. Ngayon, nais kong sabihin sa iyo at bigyan ka ng babala na ang kayamanan ay nakaka-deceive sa ating kalagayan. Kung hindi ka maingat, ikaw ay madadaya. Ang sabi sa atin ni Haring Solomon sa Proverbs 23:4-5, "Don't worry yourselves trying to get rich. Why? Waste your time. Riches can disappear as though they had the wings of a bird." Kaibigan ko. "Riches can disappear as though they have the wings of a bird." Lilipad ang kayamanan sa iyong mga kamay, sa iyong paningin, sa iyong pananaw, na parang lilipad na kagaya ng ibon kung ikaw ay hindi maingat. Dapat mo ring tandaan ang sabi pa ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 5:11, "The more you have, the more you spend, right up to the limits of your income, so that what is the advantage of wealth except perhaps to watch it as it runs through your fingers." The more you have, the more you spend. Habang mas marami ang kita, mas matindi ang gastos. Tandaan mo yan. Pero kaibigan, tandaan mo, habang maliit ang kita, huwag mong lalakihan ang iyong gastos. Yan ang katotohanan ng buhay. Isa pang prinsipyong dapat mong pakatandaan. Don't trust in your riches, but trust in God. Why? Ang sabi sa atin ni Pablo sa 1 Timoteo 6:17, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God." Sa lahat ng mga mayaman at merong sinasabi sa mundong ito, inyong pakatandaan, dapat mong isipin, kaibigan, na huwag kang magtiwala sa iyong riches, sapagkat yan ay very temporary, pansamantala lamang. Ang permanent, kung kasama mo ang Panginoon, permanent ang iyong kayamanan. Kaya nga, huwag kang magtitiwala sa iyong kayamanan, kaibigan ko. Ang sabi sa atin sa Marcos 8:36, "What good it is for a man to gain the whole world, yet forfeit his own soul." Wala tayong papakinabangin sa lupang ito kung pagdating ng araw, mawawala natin ang ating kaluluwa. Kaibigan, tandaan mo yan. Kaya nga, ang sabi sa atin,
sa Juan 14:1, "Don't let your heart be troubled." Huwag kang magulumihanan, kaibigan ko. Be contented with God's daily provision, kaibigan. Ang sabi sa atin sa Ecclesiastes 5:10, "Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income." Ah, tandaan mo yan. Kung masyado ang pagmamahal mo sa salapi, hindi kang sisihan sa maliit mong kita. At kung masyado ang pagmamahal mong yan, gugugulin mo ang iyong energy, ang iyong lakas, ang iyong talino, ang lahat mong kakayahan para kumita ng pera. At ang masaklap nito, baka sirain mo yung prinsipyong yun para lamang magkaroon ka ng pera. Yun ang masaklap. At yun ang ginagagawa ng ilan. Ang sabi pa sa Proverbs 30, verse 8 and 9, "Give neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs," ang sabi ni Haring Solomon. "For if I grow rich, I may become content without God." Wow. "And if I'm too poor, I may steal and thus insult God's holy name." Oh, masama pala ang sobra-sobra naman dahil nakakalimot. Kung ikaw naman ay kulang na kulang, ikaw naman ay magnanakaw at makakalimot din. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, "Give me just enough." Ito yung panalangin ni Haring Solomon. Mabuti pa, kung hindi mo kaya, ay sundin mo ang payo ni Haring Solomon na ito, makakabuti sa iyo. Pero kung kakayanin mo, ito ang tandaan mo. You cannot serve God and money. You cannot serve God and money. Why? But you must learn to serve God with money. Ah. You cannot serve God with money. In money, but you must learn to serve God with money. Napakahalaga na tayo'y matuto na maglingkod na mayroong salapi. Hindi yung tayo ay nagbibigay ng halaga ng labis sa salapi na kung minsan ay humihigit sa Diyos at ang Diyos ay hindi nasisihan sa ganon. Ngayon, merong ilang mga prinsipyong dapat mong tandaan. Ang sabi sa atin sa Lucas 16:11, ang sabi dito, Jesus said, "If you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. You cannot serve both God and money." Ah, you cannot serve both God and money. Either you love the other and hate the other one. Oh, kaibigan ko, that's why kung ang papahalagaan mo ay Diyos, Diyos ang dapat nating pahalagaan, hindi yung iyong pera. Ano pa? Ang sabi sa atin sa Mateo 6:19-21, ito ang mapakagandang payo natin ni Jesus. "Do not store up for yourselves treasure on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there your hearts be also." Alam mo ba yan? Ha, kaibigan ko. Napakahirap na ang pinahahalagaan mo ang iyong kayamanan, hindi ang Panginoon. Alam mo ba na ang magbibigay ng abilidad upang kumita ay ang Panginoon? Ang nagpapayaman sa iyo, hindi yung iyong pera, kundi yung iyong kakayahan na ibinigay ng Diyos. Hindi yung iyong lakas. Hindi yung iyong salapi na ipinamana sa iyo ng iyong magulang o yung iyong property. Hindi yun. Dahil kung ikaw man ay pinamanahan at wala kang abilidad na i-maintain o abilidad na gumawa o mag-create ng business, mawawala din yan ng madali. Mawawala din yan ng madali, kaibigan ko. The only permanent is when you have that close relationship with God and ask that ability, God will give you that ability to get rich. Dapat mong tandaan din na mayroong consequences to live for pleasure. At ito ang nagpapahirap sa maraming tao. Ang mga taong mahilig sa pasarap, inuuna ang pasarap,
kaysa doon sa mga sakripisyo na dapat nilang gawin upang sila'y pagyamanin, ano ang nangyayari sa kanila? Merong mga provision sa atin na binitawan ang banal na aklat. Ang sabi sa atin sa Proverbs 20, chapter 22, verse 9, ito ang napakahalaga, realize that living for pleasure will impoverish you financially and spiritually. Ah, ikaw ay paghihirapin. Maghihirap ang iyong buhay, material at spiritual, kung ikaw ay mahilig sa pleasure, sa pasarap. At kung uunahin mo yan kaysa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Maghihirap ka, kaibigan ko. Ano pa? Tandaan mo, ang sabi sa atin ulit, sa Proverbs 21 verse 17, ang payo ni Haring Solomon, he who loves pleasure will become poor. Ang taong mahilig sa pasarap at inuuna palagi ang pasarap ay maghihirap. Madaling maghihirap. Tandaan po natin yan. Kaya kung ako kay ikaw, kaibigan ko, uunain ko yung mga bagay na mahalaga sa aking buhay. Uunain ko yung mga bagay na magbibigay sa akin ng tunay na yaman sa daigdig na ito at sa buhay na susunod. Oho? Ang sabi pa sa Ecclesiastes 7:4, a fool thinks only of having a good time now. Ayun. Doon sa ating mga kaibigang mahilig sa good time, mahilig sa mga barkada, mahilig sa mga kaberts, mahilig sa gumagawa ng mga kwela, at nagigimik. Ah, kayong mga kabataang nagigimik. Pag kayo ay gimik lang ng gimik at hindi nyo inuna ang iyong pag-aaral, hindi nyo inuna ang iyong paghahanap buhay, kayo ay patungo sa kahirapan ng buhay. Ang sabi sa atin ng isang mahusay na author, si Erica Puni, ang sabi niya, your use of money shows what you think of God. Ha? Your use of money shows what you think of God. Aba, kaibigan ko, gaano ka humahawak ng pera? Ikaw ba ay gastador? Ikaw ba ay saver? Ikaw ba ay mahusay mag-manage sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo o mga kinikita mo? Yan ay malalaman sa estilo ng iyong pamumuhay. Ngayon, bibigyan kita ng tips for godly lifestyle. Tandaan mo ito sa iyong buhay, kaibigan ko. Itong mga tips na ito ay makakatulong ng malaki kung ilalagay mo sa buhay mo at ikaw ay gaganda. Ang pamumuhay, ang iyong pinansyal, pati na ang iyong lifestyle, pati na ang iyong spiritual life. Tignan mo itong mga prinsipyong ito. Una, prioritize your responsibilities and obligation. Unahin mo yung mga responsibilidad at obligasyon mo sa iyong buhay. Kung meron kang utang, dapat mo munang bayaran bago ka mag-good time, bago mo bilhin yung gusto mo. Unahin mo yung utang mo, yung responsibilidad mo, yung mga bagay na iniisip mong mahalaga sa iyong buhay. Yan ay responsibility. At kung uunahin mo yan, magandang iyong hinaharap. Ano pa? Live simply and within your means. Ikaw ay mamuhay ng simple at sang-ayon lamang sa iyong kakayahan. Kung mabubuhay ka ng sang-ayon lamang sa iyong kakayahan, kaibigan ko, hindi ka mabuburok sa iyong buhay. Ang mahirap sa maraming tao, nabubuhay sila ng marangya. Nabubuhay ng labis-labis sa kanilang kinikita. Ano ang nangyayari sa kanila? Naghihirap sila. Ang pangatlong tip, do not covet the passions of others. Huwag kayong makiuso. Huwag kayong gaya-gaya. Kung ano yung meron yung iyong kapitbahay o yung iyong kabarkada, gagayahin mo rin. Dahil tatlo-tatlo ang cellphone niya, tatlo-tatlo rin ang cellphone mo. Huwag kang gagaya kung hindi kaya ng iyong bulsa. Mahalaga yan sa iyong buhay. Ito pa, kung ano man ang bagay na meron ka, lalo't higit itong mga bagay na mahahalaga sa iyong buhay,
anumang gadget yan, sasakyan man, bahay man, cellphone man, o computer man yan, o anumaman yan, tandaan mo itong prinsipyong ito. Use it up. Gamitin mo. Huwag na pagkabili mo, itatambak mo lang sa isang tabi, tapos hindi mo naman ginamit. Wear it out. Gamitin mo hanggang sa ito ay maupod. Okay? At kung ito ay nasira, make it do. Ipa-repair. Ipaayos. Ah, mahalaga ito. Pag ito yung pinaayos mo, magagamit mo pa ulit. Pero kung hindi mo na magagamit ulit, do without. Mas mabuti na ngang wala yan, mga bagay na yan. Nung araw, tayo ay walang cellphone, hindi tayo nagre-reklamo. Matahimik ang ating mundo. Pero ngayon, parang hindi ka na tao, hindi ka na sibilisadong tao pag wala kang cellphone, pag wala kang iPhone, pag wala kang TV, pag wala kang radio. Ah, marami na masyadong iniisip ang tao at sabit sa kanilang mga kapaligiran na pag walang mga bagay na ito ay para silang hindi mabubuhay. Okay? Use it up, wear it out, make it do, and do without if possible. Okay? Another tip. Okay. Identify your needs and wants before shopping. Ah, ang sakit ng maraming tao ngayon, shopaholic. Ang mga tao, mahilig pumunta sa mga malls. Ang sarap kasi, lalo na ngayong summer, mainit. Ang mga tao, pag merong time, pupunta sa mall dahil libre ang palamig doon. Masarap ang pakiramdam, lalo na nakakabusog ng mga mata. Pero alam mo ba, na kung meron kang pera, ay hindi po pwedeng hindi mo ilalarga at ibibili. Dahil yun ang simbolo ng lahat ng mga bagay na nasa iyong paligid. Kaya nga, ang aking tip, bago ka pumunta at mag-shopping, bago mo makita yung napakaraming mga sale sa iyong kapaligiran, isurat mo na yung iyong kailangan. Kung gumawa ka ng listahan sa iyong mga kailangan, yun ang kunin mo. Sapagkat maraming mga sale na hindi mo naman kailangan pero yun ay mura, pag hindi mo nilistang yung kailangan, bibilin mo. Tapos ilalagay mo lang sa isang tabi hanggang sa later room, hindi mo naman ginamit. Naluma na, nalimutan mo na. Sayang lang yung pera mong nilagay doon. Isa pang tip. Avoid fads. Stick with the classics that are always in style. Tandaan mo, yung mga bagay na classics, huwag kang makiuso. Kung ano yung nasa style, yung estilong yun, yun ang iyong hahanapin. Yung mga classic. Okay? Ano pa? Watch out your seemingly small expenditures. This can add up to a substantial sum of money. Yung mga maliliit na gastusin yan. Pagkatapos ng sweldo, ibibili mo ngayon yung mga bagay na maliliit. Nag-ipong ka nga, nilagay mo doon, ito kailangan to, ito kailangan to. Before you know it, ubos na pala ang pera mo. Isa pa, give away anything that owns you. Anumang bagay na umuokupa ng iyong panahon, umuokupa ng iyong energy, umuokupa ng iyong mga panahon yan, yung time na yan, mahalaga yan. Kung anumang bagay na hindi mahalaga, ipamigay mo na. Lalo tigit yung mga PlayStation na yan, yung mga Game Boy na yan. Hindi man mahalaga sa buhay mo kung minsan yan. Pero ang nakakalungkot, maraming mga tatay at nanay na naglalaro ng Game Boy. Kayong mga magulang, pinapaalalahanan ko kayo. Ito'y para sa mga bata lamang. Pamigay mo na sa mga anak mo yan. Kung hindi mo kaya pamigay, pamigay mo sa iba. Sa iyong kapitbahay na hindi mo nakikita at hindi ka naistorbo. Ano pa? Deaccumulate your closets, drawers, storage. Mahalaga ito. Alam ba ninyo na pag yan ay inyong ibinigay sa mga indigent, yung iyong mga bagay, yung mga damit, at anumang mga bagay sa iyong closet na hindi nyo ginagamit, before you know it, at the end of the year, pag tinignan mo, puno ulit yan. Puno ulit yan. Kung hindi ka nagbabawas, aapaw yan o kaya hindi niyan madadagdagan. Mahihinto
ang blessing, ang pagpapala. Pero if pagkaloob mo yan sa mga indigent, before you know it, puno ulit yan sa susunod. Ano pa? Ito pa ang mahalaga. Be willing to purchase pre-owned items and save some amount of your money than to have brand new with large amount of debt. Kung ikaw ay bibili ng bahay, ng kotse, o anumang klaseng appliances, at kaya mo naman na pre-owned o kaya yung segunda mano, pag maayos pa ang kondisyon ng sasakyan o kaya ng bahay, huwag kang magatubiling yan ay bilhin. Sapagkat makakasave ka ng malaki, 30 to 40%, even 40% ka kaya mong isave pag ikaw ay marunong, pag ikaw ay matama ang iyong timing at pag tama ang iyong kalikot sa mga taong iyong pinuntahan. Makakakuha ka ng mura at matipid. Kaysa ikaw ay uutang, ikaw ay captured nung uutangan mo na bangko at saka yung kumpanya na mag-o-offer ng maganda. Alam mo, karamihang mga nagpapaupa o kaya nagpapaloan, maganda ang plataforma. Pero kakainin ito ang malaki sa iyong pera, sa interest mapupunta. Tandaan mo yan. Okay. Sa pangbagay, ito ang pinakamahalaga. Ikaw ay mag-window shop o kaya ikaw ay mag-compare ng mga presyo. Tignan mo kung ano yung trend ng prices in the market at doon mo ibase ang iyong desisyon. Ano pa? Ang huli, be willing to pray before a special purchase. Bago mo gawin ang iyong pamimili, hayaan mo ang Diyos ang gumawa para sa iyo. At kung mahalaga yung iyong bibilihin, mahalaga sa iyong buhay, kasama mo ang Panginoon, ibibigay niya yung bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang sabi sa atin dito, my brethren and sisters, waste not your money in purchasing unnecessary things. Yung mga bagay na hindi mahalaga. Cut off every extravagant expenditures. Indulge in nothing that simply for display. Your money means the salvation of souls. Your money means the salvation of others. Kaibigan, mahalaga na ikaw ay magtipid nang ikaw ay merong ipagkaloob. Pero yung mga taong selfish, ayaw nilang sila magkakaloob, gagastusin na lang nila sa kanilang sarili. Mahalaga yon. Ito pang isang napakagandang salawikain. Every opportunity to help a brother in need or to aid the cause of God in the spread of the truth, to aid the cause of God in the spread of the truth, is a pearl that you can send beforehand and deposit it in the bank of heaven for safekeeping. Kaibigan, kung ikaw ay maglalagak sa gawain ng Diyos o kaya sa mga taong nangangailangan, ikaw ay nag-i-invest sa langit na bayan. Nais kong magkwento sa inyo ng isang kwentong napakahalaga. Merong mag-asawa, si brother and sister, gumabon. Sila ay mayroong negosyo ng pakwan. Sila ay nagpunta sa kanilang lugar at sila ay nahabag doon sa sitwasyon ng kanilang kapilya na isang dampa lamang na mahina. At nung silang dalawang mag-asawa ay nakita yung sitwasyon, ang sabi nila, Lord, sa aming edad, naisa namin mag-retire, pero dito sa aming lugar, nakita namin na parang kami ay binibigyan mo ng assignment. So ang kanilang ginawa, nag-commit sila sa Panginoon. Nung sila ay nag-commit, ang kanilang negosyo ay mahina. Walang mga supplies. Ang mga tao ay umaalis. Pero nung sila ay nag-commit, hindi nagtagal. Yung mga supplier, kinontak sila. Hindi nagtagal, yung mga taong kailangan nila dumating. At hindi nagtagal, tumakbo ang kanilang negosyo. Ang sabi ni Brother Gumabon, ang kanilang negosyo ay parang balon silang inihipan. At hindi nagtagal, nakabili sila ng lote.
na maganda, strategic ang location, at tamang-tama. At patuloy na pinagpala ang kanilang negosyo, bagamat noong una ay mahina at hindi nagtagal. Yung kanilang inaasam-asam na magandang kapilya ay kanilang naitayo. At sila ay nag-sponsor ng maraming mga pangangaral. At ang Diyos ay lubos na natawa. At alam mo, isang bagay na natutunan ko sa dalawang mag-asawa. Itong dalawang mag-asawang ito na pinagpala ng Panginoon. Noong mga panahon na gusto na nilang mag-retire, doon sila lalong pinagpala ng Diyos sapagkat pinigyan sila ng gawain. Hindi nila ipinagkait at ipinagdamot ang kanilang nakitang responsibilidad para sa Diyos. At ang kagandahan nito, ang Diyos lalo silang pinagpala materially at pati ng kanilang kalusugan at lalo tigit ang kanilang espiritual na kalagayan. Pinagpala sila ng lubos. Alam mo, kaibigan ko, sa ating mundong ito na ating kinagagalawan at kinabubuhayan, isang bagay ang mahalaga. Tayo ay naglalakbay. Bawat tao ay mayroong paglalakbay na ginagawa. Yung paglalakbay na yon, tandaan mo, ay paglalakbay mula sa ating sarili patungo sa Diyos. From selfishness to selflessness. From egocentric life to Christocentric life. Dapat ang iyong buhay ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. At sa Kanya, nakatuon ang iyong buhay. Upang ang Kanyang biyaya, ang Kanyang mayamang bendisyon na ipagkakaloob sa iyo, ay dadaloy naman sa iyong kapwa, sa iba na mga nangangailangan. Ito ang napakahalaga sa ating buhay. Matutunan natin yung bagay na mahalagang iyon na gawin natin. At itong buhay na ito ang tinatawag nating lifestyle of the rich in grace. Kaibigan ko, kung ikaw ay lubusang natatat sa bagay na ito, nais kong manalangin para sa iyo. Diyos naming mahabagin, ang aking kaibigan ngayon ay nakikinig. Aking dinadalangin siya na patuloy mong pagpalain, gamitin, at lalo't higit, padaluyin mo ang iyong mayamang bendisyon, mayamang pagpapala sa Kanya. Ito'y Kanyang makamtan at ito naman ay maibahagi niya sa iba sapagkat ito po ang iyong nais sa amin. Mabuhay kami na merong pamumuhay nang ang estilo ng aming pamumuhay ay lifestyle of the rich in grace. Hinihiling namin na lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bringing hope the world over. Hope Channel.